magre-react lang tayo sa mga bagong rules ng PBA patungkol ito sa mga free agents. Gamitin natin yung post ni Hoop Junkie para mas malinaw galing sa Rappler. Ayun, I don't hate PBA, or kahit ilan siguro sa inyo still hoping sa mga best changes na mangyayari. With the right leaders up there, I know PBA will be better. Pwede nang mag-reject ngayon ng initial offers ang mga players sa kanilang mother team at maghanap ng ibang offer sa loob ng 30 days. Nice one! Medyo okay yung rule na to ah. Yun lang, may however pa pala. Yung mother team na yun ay pwedeng i-match ang offer ng ibang team sa loob ng 5 days and immediately keep their players' rights. Ha? Hot dog. Wait lang, medyo magugulahan talaga kayo. So, parang wala pa rin talagang freedom. I mean, okay na sana, kaso para lang to sa mga mayayamang teams. Nakakapagtaka doon sa kailangan pang i-match yung offer. Eh, paano kung ang offer ng ibang teams is max contract? Malamang 420k yon. Wala namang tataas pa doon eh. So, napakadaling i-match yon. Kasi kaya ding mag-max contract ng ibang teams. Sa PBA kasi, kayang mag-max contract ng 8 players tapos the rest, puro veteran minimum. Walang sense yung bidding natin dito kasi meron niyang salary cap. Papasok na naman dito yung sinabi ni Coach Yang. Ano daw yung difference ng max contract nila sa max contract ng iba? Diba isipin nyo? Syempre mas pipiliin yung team na maraming incentives. Tsaka sabi naman nila kapag nasa organization ka na ito, hindi mo na gustong umalis pa. Though medyo may positive side, baka sabihin nyo puro iyak tayo eh. Halimbawa, niligawan ng rain or shine si Chris Ross tapos nag-decline siya ng contract sa SMB. Paganda yung ligaw eh. Ito na, nag-offer na ang Ross ng max contract. Medyo mahirap ng ilusot sa public yan kung magka-counter-offer ang SMB ng max contract kasi paano magkakasya sa salary cap nila? SMB yan eh. Pero knowing the system, kahit hindi na nakamax sila, never naman silang aalis pa dyan. So example lang naman yon na merong positive na possibility. May hope para sa mga independent teams na makahanap ng franchise player from the loaded teams. Huwag na nating pag-usapan yung Northport, Blackwater at Terra Firma dito kasi wala naman silang pang counter offer or pang ligaw kasi ayaw nga ng pasahod ng malaki. I wish na lang siguro na patunayan ng 3 teams para hindi sila nababash ng tao. May salary cap tayo, 'di ba? You can build your own team, malakas na team. Nandiyan na sa inyong lahat ang mga young guns. Asaan na? What if napunta yan sa Alaska? Nako. Tingnan niyo yung rain or shine, building with their draftees kahit malayo sa top picks. Then yung follow-up rule, kapag halimbawa na-match ng mother team mo yung offer ng ibang teams, tapos yung player ayaw pa rin maglaro sa kanyang mother team, mababan ito ng 5 years. Wew. Ito yung sinasabi ko kanina na wala pa rin freedom. Hindi kasi uso sa atin yung mga contract na 2 years. Yung first year, lalaruin niya kasi nakakontract yun eh. Then yung second year, player option kung gusto niyang maging unrestricted. Gusto niyang magpa-trade, wala eh, naka-stock tayo sa player rights. Kapag na-draft ka ng team na yon, andun na yung rights mo. Though binago nila, magiging unrestricted ka, pero after 7 years mo pa sa liga. Kayo ba pag nasa PBA ba kayo, mamili pa ba kayo ng team? Okay na sana talaga, kaso umepekto dito yung case ni Ray Parks. Check natin yung contract niya sa TNT. So, after mag-expire ng Blackwater contract niya, nag-extend ito for 1 year sa TNT. So, ayun lang kasi, 1 year max contract yung nakalagay. Then, ano kapag katapos ng 1 year niya? Nasa TNT pa rin yung rights niya. Ayun, yun yung sinusunod nila. So, TNT pa rin yung masusunod. Though, nirelease na nila, mga last 3 days ata. Sana pag-aralan kung pwede nga yung mga options sa contract para walang problema pag-end ng kontrata. Next, the Kiefer Ravena rule. A team that allows pre-termination will be fined 20 million pesos. At yung player na yon mababan sa PBA. Ito, maiintindihan ko. Though, suporta ako sa ginawa ng NLEX na sinusuportahan si Kiefer. Pero kasi nakapag-negotiate sila at hindi kasama yung PBA sa usapan.
nalaman na lang natin na sa Shiga Lake Stars na siya. Okay, I understand. Pero at least sana, pwede pa rin mga ganyang moves kay Kiefer. Pero dapat nakakausap agad yung PBA kasi naka-live contract kasi. Sana maayos na usapan. Pwede pa rin ma-terminate yung contract. Yung ahead of time lang sana, talaga. Nabigla kasi yung lahat eh. Though, dapat naman talagang payagan yung mga ganyan. Next time, ahead of time and maayos na solution and negotiation. Next and last, the Chris Ellis rule. If yung player ay sinusubukang ma-terminate ang contract niya dahil ayaw niyong maglaro sa team na yan, bababan ng 5 years. Which is okay naman yung rule na ito. Actually, ang ganda ng trade na to dati. Competitive Blackwater pa eh, no? Good trade, kaso ayaw maglaro sa team mo. Okay yung rule na ito kasi katulad nun, anong nakuha ng Blackwater, diba? Sana naging professional si Chris Ellis nun. Grabe na panghinayang. Si Simon Inciso nga, nakita ba nating mag-awol pag natitrade? O diba, kumakampi naman ako sa PBA kahit papaano. Kasi liga natin to. Kung walang PBA, wala akong content. Kaya huwag nyong ipasara. Good changes lang sana. That's all for this video. Let me know all your thoughts in the comment section below. This is Egon Hoops. I hope to see you in the next upload. Babush!